2 kilometro mula sa Davao City ay matatagpuan natin ang pinakamalaking syudad na resort sa Pilipinas, ang Island Garden City ng Samal o kilala sa tawag na Samal Island. Ang Samal Island ang pinakadarayong destinasyon ng mga turista, mapalokal man o international, na bumibisita sa Davao City dito sa Mindanao. Binayayaan kasi ito ng malinis na mga beach at hindi kapani-paniwalang mga site ng snorkeling at diving. Bukod kasi sa mamahaling resort, ay meron ding mga abot kaya sa bulsa na mga resort na tiyak na pasok sa budget sa kung sino man ang gustong pumunta dito. Pero paano nga ba makapunta sa Samal Island? Well, dahil sa ang Samal Island ay walang sariling paliparan, ang pangunahing jump off point dito ay ang Davao City. Kailangan mo munang bumiyahe mula Davao City sakay ng mga ferry boat o bangka ng mahigit isang oras. Isa ito sa dahilan kung bakit naisipan ng ating gobyerno na gumawa ng isang proyekto na magdudugtong sa Davao City at Samal Island, ang Davao-Samal Connecting Bridge. Bukod sa mahabang oras na biyahe mula sa Davao City papuntang Samal Island, nakita din ng ating gobyerno ang mabilis na paglago ng industriya at turismo sa Samal Island at ang paglobo ng mga turista na dumadayo dito. Sa kabilang banda kasi, ang Davao-Samal Bridge ay inaasahan ng mga taga-Samal Island na siyang lulutas sa isa pang matagal na problema nila sa isla, ang kakulangan ng supply ng kuryente. Ang Samal Island kasi ay kasulukuyang tumatanggap ng kuryente mula sa isang submarine cable na konektado sa lungsod ng Davao na isang diesel power plant. Sa ngayon kasi ay limitado ang bilang ng mga site na binubuksan sa publiko dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente dito. Kaya ngayong sinimula na ang proyektong ito, ay inaasahan na ng nakararami na ito na ang magiging solusyon sa matagal ng suliranin sa isla at magiging susi upang lalong lumago ang ekonomiya hindi lang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Sa hindi pa nakakaalam, ang Davao-Samal Connecting Bridge na nilagdaan ng China at Pilipinas noong January 21, 2021 ay may kontrata na $400 million o 19.32 billion pesos. Ito ay pinangungunahan ng DPWH sa ilalim ng kumpanyang CRBC o China Road Bridge Corporation. Ang tulay na ito ay may haba na 3.98 kilometro mula Davao City papuntang Samal Island. Ito ay isang two-way na may apat na linyang kalsada. Ang construction ng proyektong ito ay tatagal ng 60 months o halos 5 taon. Ang proyektong ito ay isang pinakahihintay na pangarap ng mga taga Mindanao, lalong-lalo na sa mga taga Davao City at Samal Island, na halos nilimot na ng ilang dekada at binuhayng muli ng programang Build 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 ng ating administrasyon ngayon. Kabilang ang Samal Island at Davao City Connector Bridge sa mga big tickets na proyekto ng Administrasyong Duterte para sa taong 2020 at 2022. Ngunit tanong ng mga residente dito kung bakit tila hanggang ngayon ay hindi pa rin nasisimulan at umuusad ang naturang proyekto. Enero ng taong 2021 ay official nang nagpermahan ng isang kasunduan ang ating bansa at ang bansang China para sa planong pagtatayo ng Samal Island at Davao City Connector Bridge, kung saan ang loan agreement na isinumite ng Pilipinas ay for approval pa at kasalukuyan pa itong nire-review at pinoproseso ng bansang China na siyang mag-finance sa nasabing proyekto. At ito ay ayon sa DPWH o Department of Public Works and Highways ng Region 11. Ang maong kontrata gisubmit sa atong ahensya sa Department of Finance aron masugdan ang loan negotiation process. Gisubmit erpod kini sa DOF sa China International Development Cooperation Agency or SIDCA o sa China Exim Bank ni Adtong Enero aron mafinance ang mga proyekto. Tungod sa request for additional documents sa mga ahensya sa nasod China, ni Adtong Abril nagpadala na sab ang Departamento ng updated loan application kung diin nakabutang ang revised financing ratio uban sa lain pang mga dokumento. Kapag naaprobahan na ang pondo para sa proyektong ito,
ay isusunod na rin dito ang DED o Detailed Engineering Design sa nasabing proyekto. Dito kasi malalaman kung anong uri at disenyo ng tulay ang angkop para dito. At isusunod na rin ang settlement sa mga may-ari ng lupa na matatamaan sa pagtatayo ng Samal Island at Davao City Connector Bridge. Kaya kunting tiis na lang para sa mga Davaoenos, lalong-lalo na sa mga taga Ega-Cos, dahil kunting panahon na lang ay maisa sa katuparan na ang halos ilang dekada ng tulay na pinlano para dito. Well, kung nagustuhan mo ang istoryang ito, amigo, at kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo namang kalimutang i-like ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe at bell button, nang sa ganon ay ma-update ka pa sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat, amigo.